Huli daw pong sumamba nga sa mahigit 12,000 ang reported cases kahapon. Ikinababahala rin ng marami yung all-time high COVID deaths na umabot po sa 401. Ito na raw po ba ang masasabi nating surge ng mga namatay dahil sa COVID-19? At may posibilidad po ba na tumaas pa daw po ito? Yes, you say crappy, no? So sa pinitignan natin ngayon ang trends ng deaths, makikita po natin that the number of deaths are increasing. Ito pong 401 na ito, 11% or 45 happened in February, 72% or 287 happened in March, and 49 or 12% happened in April. Ito po yung continuous kasi na nag-validate tayo ng deaths, and the sources of information would be coming from the local governments and the hospital. Kaya po yung iba dito, nakukuha natin nung last month pa or nung iba pa pong mga buwan. Dahil nga po ngayon lang nababalidate yung deaths. Pero pag tinignan natin, recent naman po itong March and April, and we can see really that the cases of deaths are increasing. Ano raw po yung details ng 401 na deaths reported yesterday, at kailan po ito at saan daw po ang mga lugar na ito? Yun po yung sinabi ko kanina, Yusek Rocky, ang mga 401, ito po namatay noong January, noong February 45, noong March 287, at noong April po 49 ang namatay. Pag tinignan po naman natin kung saan mga nangyayari ito, pinakamadami po ng mga deaths na ito nangyari sa Region 3 at 46%, sa Region 4A at 23%, sa NCR po at 13%, and sa Region 7 at 10%. At yung iba po ay maliliit na porsyento na lang sa ibang rehiyon. Opo. Yusek, ano po ba yung dahilan na nakikita ninyo? Bakit po parang late na ire-report itong mga datos na ito? Ang isang issue po natin kasi, when we get our source from the hospital, the data is complete. Nandyan po yung cause of death, nandyan yung date of death. So, wala ko tayong problema, agad-agad natin na ire-report yan. Ang medyo nagkakaroon tayo ng delays, would be coming from our disease reporting unit sa local governments. Kasi usually when they get the data from their deaths, hindi po kompleto, walang cause of death, walang date of death. Hindi po natin pwedeng itala sa official tally natin kung hindi po kompleto ang detalye. Kaya kailangan po mag-verify pa with local governments at saka ibinabalik sa atin.